Mga kapuso, narito ang News TV Quick Response Team sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila, kung saan isang binatilyo ang patay sa sunog na tumupok sa may 30 bahay kaninang tanghali. Nakulong daw ang biktima sa kanilang bahay nang hindi mabuksan ang nakakabit na metal grills. Nagkaproblemang kalan ang itinuturong binagmula ng sunog sa Isla Puting Bato dito po sa Tondo, Maynila. Batay sa paunang investigasyon, bandang alas 11 ng umaga kanina, nang magkaroon daw ng pagsabog sa isang bahay na sinundan ng pagsiklab ng apoy. Kwento ng ilang residente, nagmula ang sunog sa bahay ng pamilya De La Cruz na nagpapaayos daw noon ng kanilang kalan. Mabilis kumalat ang apoy dahil dikit-dikit at gawa sa light material sa mga bahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 30 bahay ang apektado ng sunog na umabot sa ikalimang alarma. Tinatayang 250,000 pesos ang halaga ng pinsala. Hindi na nasagipa ang 15 taong gulang na si Froylan De La Cruz matapos matrap sa ikalawang palapag ng kanilang bahay na napaliliputan daw ng metal grills. Tinangka pa ng kanyang inang si Amy na iligtas ang binatilyo. Nagtamo ang ina ng first degree burns. Tumagal ng halos 2 oras ang sunog bago idineklarang kontrolado ito. Ang Social Welfare Development ng Lungsod ng Maynila magtatayo raw ng command center para tulungan ang mga nasunugan.